Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog ay mag-i-install nga pala tayo ng high flow air filter dito sa Nibi 24mm na carb natin. And yun, gagawin lang natin yun, unscrew lang natin tong screw sa manifold. And yun, tatanggalin na rin natin yung airbox natin. So yun mga chong, tanggalin nga po na natin pala tong side fairing natin. Ayan yan mga chong, kung makikita nyo, tinanggal ko na rin yung tube na rubber na nakakonek sa carb natin papunta dun sa airbox. Ayan, tanggalin na natin yung carb natin. And yun mga chong, natanggal na nga natin yung carb natin ano. And yun, unbox na natin tong high flow air filter natin. And yun nga pala mga chong, may kasama na siyang clamp. And yun, ito yung mga sizes niya mga chong. 0.35mm to up to 50mm ang kaya niya mga chong. And itong 42mm yung gagamitin natin dito sa Nibi 24mm na carb natin. And itong isang to, siguro kasya to sa stock carb ng JD. So yun, kabit lang natin to dito sa carb natin. Yan, kabit lang natin na maayos tong adapter niya mga chong. And make sure lang natin na lalapat siya dun sa parang lobby ng carb natin. And yun, kabit na natin tong clamp natin. And salpak na natin tong high flow air filter natin dito sa carb natin. Yun mga chong, make sure lang natin na ma-install natin siya na maayos. And make sure natin na wala siyang leak. And yun, gamit lang tayo ng flat screw para sikipan yung clamp natin. And yan, pwede na natin siya i-install sa motor natin. And yan mga chong, dito naman tayo sa pagtanggal ng airbox natin. And tanggalin lang natin tong dalawang tornilyo na to para matanggal natin yung seat natin. And yun, gamit lang tayo ng 12mm na open wrench. And yan, pag natanggal na natin yung dalawang bolt na yan, matatanggal na natin tong seat natin. And yan, nabi ang dumi. So yun mga chong, linisan muna natin to gamit ang degreaser bago natin tanggalin yung airbox natin. Yan, sprayan lang natin siya ng degreaser. Thank you.
And yun mga chong, nalinisan na nga natin siya, no. And yun, pwede na natin tanggalin tong tank natin. And unscrew lang natin tong dalawang 10mm na bolt na to. And yan, lift lang natin tong tank natin. And yun, tanggalin na natin. And ito yung dalawang bolt na tatanggalin natin mga chong. And lastly, ito, yung sa baba. So yan mga chong, sprayin lang natin siya ng degreaser para malinisan. And yun mga chong, tapos na nga natin siya malinisan. Ano? And yun, babalik na natin tong throttle slide natin. And yun, nahin muna natin tong spring. And huwag nyo kakalimutan yung plastic part nya dito sa dulo ng spring. And yun, next natin is yung throttle slide. And huwag nyo rin siya kalimutan punasan mga chong para matanggal yung mga residue nya. And yun, kabit na natin. So yan mga chong, tapos na natin kabit yung carb natin ano. And gagawa rin nga pala tayo ng hook para dun sa fender natin mga chong, para hindi siya umalog or malaglag. And ito yung gagamitin natin na aluminum plate na nakita ko dito sa garahe namin. And ang plano ko mga chong is ibibend ko lang yung dulo and yun, papasok dun sa fender natin. 4 months build mga chong. So hindi ko napapakita yung process mga chong. And ito na siya. Yan, medyo umana naman yung ginawa natin. Nung okay naman, nung matigas naman. So yun, try natin kabit tong fender natin. And yan, nakabit na natin. And yun, try natin nalagin. Yan, mukhang goods naman mga chong. Nung umubra naman yung ginawa natin. And yun, start na natin kung itong motor natin, and tingnan natin kung ano yung response niya dun sa kinabit nating high flow air filter. Easy pa rin naman banda rin mga chong.
siguro ito noon ditong carb ko kasi nagpalit tayo ng air filter eh. Hindi na siya kagaya nung stock. So yun, totoo na lang natin ito mga jump. And yun mga chong, habang nag-ayos nga tayo ng motor natin, no, may dumating tayong parcel and ito yung in-order ko na pits bike na clutch lining. And yun, nihintay na lang rin natin dumating yung piston kit na 57mm steel bore na in-order natin. And yun, abangan nyo yung magiging build natin and like, share, and subscribe mga chong. And click the notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood mga chong.